Ngayon guys, meron lang po akong clarification, no? Sa mga kababayan ko na baguhan pa lang sa pag-aalaga ng baboy at sa mga hindi pa ho nag-alaga ng baboy na nagbabalak pa lamang mag-alaga, ang tip na to guys or ang video na to ay okay, ngayon guys, magmi-mix tayo ng feeds. Finisher, no? Finisher na po tayo ngayon. Okay. Tabi natin. Tapos dito guys, vital na lang po ang hinala ko guys, vital. Yan. Tapos meron tayong binili na 25 kilo na corn grits na pino. Ayan guys, oh. Ayan. Okay, so ihalo po natin. Tapos, meron po tayong asin, no? 2 kilo na asin o 2 kalahati. Siyempre guys, para may sabor, no? May lasa, no? Pampagana sa baboy. Meron tayong King's Beta Plus. Habol ng gunting na ito, ah. Okay, pagpasensyahan nyo na guys, ha. Perting habula sa gunting, no? Sadyang mapurol. Okay. Okay. Okay guys, maghalo tayo guys. Pero guys, kung meron kang asma, bawal to guys, ha. Bawal yung mag-mix na walang mask. Dapat may mask po kayo. Kasi may alikabok siya, eh. Maraming mais dito guys, kaya kailangan po ikalat natin, no. Okay. Hindi ko po sinasabi guys na huwag po kayong sumunod sa feeding guide, no? Kasi actually guys, marami pa ho ang pwedeng ihalo dito. Pero ang sa akin naman guys ay bukod tanging feeds lang, asin, King's Beta Plus na powder, at yung corn grits na pino. Okay? Kailangan nyo pa rin guys sumunod or gawin kung ano man po ang gusto nyong gawin sa sistema or sa estilo sa pagpapakain ng ating mga alagang baboy, no? Ngayon guys, meron lang po akong clarification, no? Sa mga kababayan ko na baguhan pa lang sa pag-aalaga ng baboy at sa mga hindi pa ho nag-alaga ng baboy na nagbabalak pa lamang mag-alaga, ang tip na to guys or ang video na to ay hindi ko po ina-advise sa inyo na
gawin itong style, itong mixing na to, no? Itong feeds, pino na mais, yung corn grits, asin, at King's Beta Plus, no? Then, hindi ko po ina-advise, no, na gawin to sa pre-starter. Ang ibig ko sabihin, pag kayo po ay bumili ng biik na mula sa pigirihan, ay talagang automatic magsisimula po yan sa pre-starter. Sa pre-starter stage, huwag po kayong maghalo ng ganitong klaseng style, no? Tingnan po natin, guys. Kasi ang sensitive po or ang sensitivity sa biik na bagong bili ay nandyan po sa kanila. Ang kadalasan pong mangyayari, pag bumili po tayo ng mga biik na bagong walay, ay ang mga owner sa pigiri ay mag-advise po yan sa kanilang mga kliyente na pre-starter muna ang unang ipapakain sa kanila. And then pagkatapos nyan, starter, grower, then finisher. Ngayon, guys, nasa finisher stage na ako, kaya ginawa ko ito ang ganitong klaseng video, no? Pero hindi ko po ina-advise na talagang gawin nyo ito as is 100% na sundin nyo. Ako po ay magbibigay na lang po ng update sa inyo kung ano man ang magiging resulta sa aking mga baboy, kung bibigat ba o ilang kilo ang aabutin, no? So ganun lamang, guys, ang aking mga simpleng tips. So guys, ito na po, no? Nailagay ko na po sa sako. Ayan na, guys. Okay, yung Vital at saka yung Premium ay akin pong pinaghalo. Tapos dito, meron din. Actually, may bawas na to eh. Bago po tayo, guys, magtapos sa video na to, sa lahat po ng aking mga kababayan, daghang salamat sa inyong paglantaw sa akong video at sa lahat po ng mga sumusuporta, no? And then also sa mga international viewers sa Australia, Greece, Southern Europe, tapos sa Faroe Islands, Kingdom of Denmark, sa New Zealand and Norway. Thank you so much, guys, to all of you for visiting my YouTube channel. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, subscribe ka na po and click the bell ring para humanotify ka pag mayroon tayong mga new upload. So ngayon, guys, before we end this video, nako, tumalsik ang tubig. Tumalsik, guys, ang tubig, oh. Ngayon, guys, before we end this video, tumalsik ang tubig. Tumalsik, guys, ang tubig, oh. God bless us all.